Hello, let's have another video lesson, and this time we will be talking about reducing fractions to lowest terms, right? Okay, now when is a fraction in its lowest term? Okay, a fraction is in its lowest term when the numerator, yung numbers sa taas, and the denominator, which is yung numbers sa baba, have no common factors except 1. And one way to do this is by dividing the numerator and the denominator by its greatest common factor, or GCF. Okay, and another way to do it is to factor out both numerator and denominator and cancel the common factor. Kung tutusin, ano lang itong dalawa? Somewhat related lang. Kaya lang may konting kaibahan lang siguro. So, ipapakita ko lang yung dalawang process para at least may option yung mga bata or kayo, yung mga estudyante na nanonood ngayon, may option kayo kung anong gagamitin nyo. Okay? Right, let's move on. Okay, example 1. We have here 4/12. Okay? And gamitan natin muna yung GCF. Okay. So, 4/12, to get the GCF, kuhanin mo lang yung factors ng bawat number, yung 4 at saka 12. So, 4 is equal to 2 times 2, and then yung 12 is equal to 2 times 2 times 3. And, kuhanin mo yung common ng dalawa, and the common for the 2 actually is yung 2, so isang 2, another 2. So, the GCF would be yung dalawang 2. And i-multiply mo yon. So, GCF is 2 times 2 and that is equal to 4. So, yun na ngayon ang i-divide natin sa 4 at saka sa 12. So, 4 divided by 4 and 12 divided by 12, 4. Okay? So, 4 divided by 4 and 12 divided by 4. So, yung sagot mo dito would be 1/3. Diba? Okay. Let's have the second solution, which is somewhat similar lang dito, yung tutuusin, okay? Alright, so second solution, we have here the factorization. So, paano ba siya gawin? Okay, kung ano yung ginawa nyo kanina sa GCF, yun lang din ang gagawin mo dito. So, kuhanin mo yung factors, right? And then, ang kaibahan lang dito, imbis na kuhanin mo yung greatest common factor, cancel out mo na lang yan, lahat, yung pareho. Okay? So, 2 over 2 is just equal to 1. 2 over 2 is just equal to 1. So, ang natira ngayon is 1 times 1 sa taas and then 3 sa baba. So, 1 times 1 times 3 lang yan sa baba. Okay? So, ang final answer natin would be the same dun sa solution 1 natin and that is 1/3. Diba? Okay. Now, let's have the next example. Alright, example 2. Okay, now, example 2, you have here 18 over 27. So, paano natin siya gawin? Using GCF, so factor out natin ulit yung dalawa. You have there 18 is equal to 2 times 3 times 3, and 27 is just equal to 3 times 3 times 3. Okay, and ang common factors nilang dalawa ay isang 3, pangalawang 3. So, GCF would be 3 times 3 and that is equal to 9. 9 na ngayon ang gagamitin natin at i-divide natin sa dalawa. So, divided by 9, 18 divided by 9 and 27 divided by 9, you'll get an answer of 2/3. Okay? So, let's have the next solution. All right, factorization. So, factor out lang natin ulit and then cancel muna. Okay, so cancel na natin. Cancel na natin yung isang 3 at saka pangalawang 3. E di yung natira na lang, yun na yung lowest term mo, 2/3. Okay? Let's have the next example. Example 2, this time we meron tayong mixed number. Okay, so kung mixed number ang isosolve natin, ang fraction lang ang i-reduce natin to lowest term. So, yung
whole number, as is lang siya, dapat nasa tabi lang din lagi. Okay? So, solution 1, so kuhanin natin yung GCF ng 30 at saka 35. So, ito yung GCF. So, kung titignan mo, ang common sa dalawa is just 5. So, isang 5 lang. So, GCF is just 5. Yan, okay? So, divide natin yung 30 by 5 at yung 35 by 5. So, that would be, okay, like this. And then, this would be equal to 2. And 30 divided by 5 is just 6. And 35 divided by 5 is just 7. So, ang sagot natin would be 2 and 6, 7. Alright? Okay, let's have the next one. Okay. Alright, ito na ngayon ang solution 2. Gagawin natin is factorization. So, factor out natin. So, factor out. Okay, so 30 is just 2 times 3 times 5. And then, 35 is just 7 times 5. So, ang ikakancel natin ay yung 5 lang. Okay, so tanggal na yung 5. So, ang natira ngayon is just 2 times 3 or times 1. Okay, cancel na yan eh, kahit huwag na yan. Okay, so 2 times 3, that would be 6, and then 7 dito sa baba. So, final answer is 2 and 6, 7. Alright? Okay, next. Okay, let's have example number 4. Example 4 natin is 2 and 15, 12. Okay, so, solution 1. You have there 2, and then 15, 12. Ano yung common sa dalawa na pwede nating i-divide? So, you could say na 3, di ba? So, divide natin. You'd have 15 divided by 3 and 12 divided by 3. And that would be equal to 2 and 5 fourths. Now, kung titignan mo, kahit nga dito makikita mo na eh, na yung 15, 12 is an improper number. Okay? Pero diniretso ko na lang muna nag-reduce the lowest term muna ako. Pero, nung na-reduce na natin, ayan, makikita mo, klarong-klaro nga, this is an improper number. And, in our previous lesson, sa una nating video before, okay, we already took up changing improper fraction to mixed number, di ba? So, this time, gawin nating mixed number ito. So, sigurado, dito sa 5/4, meron kang whole number. Kaya yung whole number na yun, i-add natin dapat sa 2. Kasi, ang whole number dito ay 2 lang. O di, idagdag natin yung isa pang whole number, di ba? So, ano yung whole number na makukuha natin sa 5/4? That would be, okay, 2. So, i-add na lang natin, 5/4, pwede mo siyang divide lang, di ba? Ang improper fraction para ma-change mo into an mixed number is di-divide mo lang itong dalawa, di ba? So, 5 divided by 4, you have 1. So, yun na yung whole number mo. Ang sobra doon is 1/4. So, kinuha mo yung 4/4, which is equal to 1. Sobra na 1/4, idagdag mo na lang. So, 2 plus 1, that would be 3. Okay, and then yung 1/4. Alright? So, that is for solution number 1. So, hindi na natin pinakita yung GCF na nag-factor out tayo, kinuha yung GCF. Tinignan lang natin, ano yung pwedeng i-divide sa dalawa? 15 and 12. So, 3 yun. Wala namang mas malaki dun. Diba? So, 3 na ang GCF natin. So, for solution 2, okay, factor out natin, okay, so that would be 5 times 3 lang, and then yung 12 is 4 times 3. And then, cancel out natin yung 3, eh, din natira na yung 5/4. So, balik tayo dito sa pareho sa answer din sa taas. You have 2 and 5/4 ulit. Okay, gawin nating mixed number ang 5/4. So, 5 divided by 4 is just 1, sobrang isa. And then, copy the denominator. And then, pagsama mo yung dalawa, that would be 3 and 1/4. Alright? Okay, sa mga batang nanood, yung mga estudyante ko, okay, iba kasi ito sa pinakita ko, pero try and sundan kung anong ginawa dito. Kasi dinagdagan ko kasi siya ng whole number and ginawa ko improper fraction. Pero dun kasi sa
pinakita sa inyo sa lesson natin, masimple lang yun. Okay? Pero para ma-cover lahat, binago ko na. Okay? So, let's have the next example. Alright. Parang nahalata ko kasi dun sa mga bata na nanood, nahalata ko kasi na may kulang dun sa pinakita ko sa inyo sa review lesson natin. Kaya ang ginawa ko, in-edit ko tong PowerPoint. Okay? So, huwag po kayong magtaka bakit na iba yung pinakita ko dito. Okay? Sundan lang. Sundan lang. And then, maintindihan nyo na. Okay? So, let's have solution 1, 24 over 36. And, ano ang pwedeng i-divide sa dalawa? Ang iba siguro, makikita kaagad na 12. Ma'am, ang pinakamalaki dyan ay 12. Yun na po yung GCF. Now, let's say na hindi mo nakuha yung 12. Sinabi mo lang, ma'am, pwede po yan i-divide by 6. E, dinivide mo nga ng 6. O, let's say, divide natin ng 6, ha? So, 24 divided by 6 and 36 divided by 6. Kaya lang, ang sagot mo is 46. Now, yung lumabas na yung 46, makikita mo na ang 4 ay pwedeng hatiin. Ang 6 din ay pwedeng hatiin. Pwedeng i-divide by 2. Dapat ituloy mo. Hindi ka dapat titigil dyan. Okay? So, ituloy mo, divide by 2. So, divided by 2, final answer mo would be 2/3. Okay? Pero, kung nakuha mo yung GCF na 12, edi dumiretso ka na sa 12. So, kung dinivide mo ito sa 12, automatic, diretso kang 2. Kung dinivide mo yung 36 sa 12, automatic, sagot mo ay 3. So, final answer would be 2/3. Kaya lang, yun nga sabi ko ha, if hindi mo nakuha muna yung GCF, eh, nakuha mo lang yung isang common factor, walang problema. Ituloy mo lang. Dapat alam mo na yung nagiging answer mo ay hindi pa siya lowest term. So, hindi pa siya lowest term, ituloy mo siya hanggang makuha mo yung lowest term. Okay? And anyway, in answering addition, subtraction, yung mga operations and fractions, hindi mo na kailangan ilagay itong solution na ito eh. Didiretso ka na lang naman na 24 over 36 or 2/3. Yun lang naman eh. Okay? So, itong mga solution na to, gagawin mo lang yan in scratch paper. Okay? Maliban lang kung ang pinagawa sa teacher mo talaga is reducing fractions to lowest terms. But, para sa mga grade 6 na nanood ngayon, review lesson lang po natin ito. Bago tayo magsimula, mas maganda kasi na balikan natin yung basics and then, kung alam nyo na yung basics, tuloy na tayo sa lesson natin. Kasi, first lesson ng grade 6 kasi is addition of fractions na. So, dapat ma-review ko muna yung mga preliminaries, yung basics in fraction. So, itong lesson na to, ay itong mga solution na to, you need not write this one, okay? Lalo na kapag nagsasagot kayo with operations, okay? Now, let's have the solution or solution 2 or the second solution. So, yung second solution is cancellation lang or factoring out, factorization. So, factor out natin, okay? So, ang dami, di ba? Okay. 2 times 2 times 2 times 3, 2 times 2 times 3 times 3. Okay. So, tanong, ma'am, paano kung nilagay ko lang yan as 12 times 2 and then 12 times 3. Pwede. Then, cancel mo na yung 12. E di, kita mo na, sagot ay 2/3, di ba? Okay. Pero, to be sure, kasi baka mamaya may mali ka, okay? Or, bahala ka, paano mo gawin? Okay? Factoring it out into its prime numbers, ginawa mo lang siyang ano, parang ginawa mo siya specific, naniniguro ka lang na wala kang maiiwan. Okay? Pero, kahit ba gawin mo siyang 12 times 2 or 12 times 3, pwede na rin ha, cancel out mo lang. So, dito, cancel out natin ang 2 na pareho at tapos yung isang 3. Okay? So, yung pareho dito ay 2, another 2, and then 3. So, ang natira is 2/3. Hindi mo yung sagot mo. Diba? So, kahit saan sa dalawa ang gagawin mo, wala pong problema. Okay? Kasi gagawin mo lang naman din ito in a scratch paper. What we are after, or the teacher, is the final answer. Okay? So, yung final answer nyo
ang habol namin. We need not see the operations or the solution kung paano mo ginawa. Okay? Now, let's have the next. Alright. Practice exercise na tayo. Sige, subukan natin na. Okay. Madali lang to. Okay. Sige nga. Tignan natin. Let's start with 8 over 10. Anong sagot? Okay. So, 4/5 lang yan. Ang GCF na divide natin dito sa dalawa is 2. So, 8 divided by 2 is just 4. 10 divided by 2 is just 5. Let's have the next one. Sorry. Okay. So, 1 3/4. So, dinivide lang natin to with 5. So, yung GCF nito is 5. Okay? So, answer is 1 3/4. Okay. So, this is just 3. Kasi, pag titignan mo yung 4 over 4, it's just equal to 1. So, yung whole number dito, idagdag mo lang sa 2, and you'll get 3. So, wala talaga tayong ni-reduce the lowest term dito. Nag-simplify ka lang ng fraction. Okay? And, ginawa mo siyang whole number na lang, wala ng fraction. Right? Minsan din kasi, or usually, ang pinapagawa lang ng teachers, if ever, simplification of fractions lang. Okay? So, since we are talking more on reducing of fractions, kaya ang ginawa kong title dito is reducing fractions. Pero, itong ginawa niya dito is, nag-simplify lang ang 4 over 4, ginawang 1, dinagdag sa 2, and you have a final answer of 3. Okay? Next one. Alright, this is just 2/3. Tigwa 100 lang yan eh. So, dalawang 100 dito, tatlong 100 dito, 2/3. So, ang minsan nga pinapagawa ko sa estudyante ko dito, crush out na yung dalawang 0. Tanggal na, okay na yan. Diba? Okay. So, the same way with dividing 100. Tanggal mo lang yung dalawang 0. Okay? Let's have the next one. Alright, this is 11 1/4. Kung titignan nyo, yung 10/8 is an improper number. So, 10 divided by 8 is 1. So, meron kang dagdag dapat ditong isa. So, 11 na yon. Ang sobra is 2/8 kasi may sobrang 2. So, 2/8 yon. So, yung 2/8 ang i-reduce mo to lowest term divided by 2 ang dalawa. So, 2 divided by 2, that's 1. And 8 divided by 2, that's 4. So, final answer is 11 1/4. Alright, dito tayo mag-start. Okay. 1 2/4. Anong sagot? Okay. Kung titignan mo, pwedeng i-divide ang 2 at 4 ng 2. So, ang final answer would be 1 1/2 lang. Okay. 8 over 12. Okay. Tignan natin. Alright, that is just 2/3. Divide mo lang by 4. So, 8 divided by 4 is 2. 12 divided by 4 is 3. And then, the next one. Okay, kalahati lang yan. Okay, 1/2 lang. 16 ay kalahati ng 32. So, that is just equal to 1/2. Alright, 9/15. Ano yung common factor or GCF? Okay. GCF ng 9 at 15 ay 3 lang. So, 9 divided by 3, you'll get 3.
and then 15 divided by 3 is 5. Then 150 over 200. Okay, sana nakuha ha? Tig 50 lang to. Ito, ang iano mo dito, tig 50 lang. So, 150 ay may tatlo. 200 ay may apat na 50. So, that is just 3 fourths. And then, let's have 12/10. Alright, 12/10 is an improper fraction. Kung i-reduce mo yan to lowest term, that is just 6/5. Divide mo muna ng 2. So, 6/5. Kaya lang, okay, kung baguhin mo siya at gagawin mo siyang improper, ay mixed number, that would just be 6 divided by 5, and that is 1 1/5. So, let's have 33 over 55. Okay? Alright. Alright, this is just 3/5. Dinivide mo lang by 11, di ba? Okay. Next one. Okay, ito madali lang, di ba? This is just 3. Kasi ito, this is equal to 1. Dagdag mo sa 2, you have 3. Okay. Next one. Alright. That would be 3/4. GCF lang ng dalawa ay 2. So, 6 divided by 2 is 3. 8 divided by 2 is 4. Then, 16 over 56. Alright? You can see that 16 is divisible by 8. 56 is divisible by 8. So, divided by 8, that would be 2, 7. Okay? Madali lang, di ba? Okay. Thank you for watching po. And, for more lessons, games, may mga links po ako nilagay sa baba. So, you could check those links. Alright? And thank you for watching.